ko. So, yeah. I will be using two accounts po since sira yung sa laptop. I will be using my phone for the audio. And biglang kanina lang, ma'am, na LCD yung laptop. So, I need to borrow laptop from Grabe my... naman, kanina lang na LCD yung laptop mo. Mac ba Yes. yan? Sakit Anyway. naman. Yes po, ma'am. So, kailangan ko po maghanap ng laptop na paghihiraman. So, please bear with me. So, nung in-study po ito, good afternoon po pala everyone. I am Jenny Rose Chima Sokol, a registered medical technologist, currently working at Department of Science and Technology. So, just a brief background po nung inaral ko ito. Wala talaga kami ng undergrad. So, this is a very challenging topic to discuss. And lalo na first time natin turo siya. So, please bear with me kung may mga suggestions po tayo or may nakita kayo lalo na sa mga please share po sa ating grupo. Yan po. So, natapos po natin ang descriptive design. So, we have three learning objectives. Sabi nga po ni Ma'am Jinky kanina. Natapos na po natin ang first objective with Sir Mark last week. Now, we have the second objective or continuation of the second objective, the types of epidem designs. This time, the analytical design. Gusto ko lang po balikan ulit, tulad ng sabi ni Ma'am Jinky kanina, yung definition ng ating epidem. At gusto kong i-extract yung two words na connected dito sa study designs natin. This is the study of the distribution and determinants of health-related states or event-specified populations. So yung two words na po yun is the distribution and the determinants. The distribution, sabi po nung first week, sabi sa atin, that is the frequency, the pattern, the magnitude of the disease. How about the determinants? It is the risk factors or the protective factors, the modes of transmission. Sa other book, nakalagay din po causes kasama ng agents. Ngayon, kapag dinefine po natin ang epidem, I need you to realize na pag sinabi natin distribution, we are referring to the descriptive part. Ayan, sinasagot po natin yung who, when, where, ayan, ilan, kaya nga po magnitude. And the determinants naman po is the analytical part. Sinasagot po natin dito ang why and how. Ito pinakita din po ni Ma'am Jinky kanina. The diagram po, hindi ko na po masyadong ano. So dito sa descriptive natin, we have the hypothesis formulation. Sabi ni Ma'am, we need to establish first or to formulate first the hypothesis before we test. So kapag nag-test na po natin, tayo, we use the analytical. So we have the two types, the observational and the experimental. The observational is the cross-sectional cohort and the case control, and the experimental is the RCT or randomized control trials and the community trial. I just want to share yung isa sa mga natutunan po namin sa mga trainings na organize po natin. So dito po natin makita yung hierarchy of the study designs. And makikita natin, this is according to causal relationship. So, hindi ko po pwedeng sabihin na, mas mataas pala si cohort kaysa ka case control. Ito lang po ay hierarchy according to causal relationship. Makikita po natin ang mga descriptive usually nasa baba. And yung mga analytical natin ay nasa taas. Ngayon, naka-red po si cohort studies and the experimental studies kasi we need to differentiate later. Kung, ano yung similarities and difference nila? Since experimental nga po ay medyo mahirap gawin or laborious or madaming kailangan consider, and we tend to use the cohort studies because it is observational. This is the simple algorithm po on how can we identify po yung study design we use sa isang specific scenario. So, this is the epidem design. So, yung study po ba natin ay nagtatest ng hypothesis? Or kaya meron po ba tayong comparison group? Kapag po wala, then that is descriptive. And kapag meron naman po, that is analytical. Kasi nga po ang analytical, sabi natin kanina, it tests the hypothesis. Kapag it formulates the hypothesis, that is descriptive. Ngayon, dito po sa analytical, we use the comparison group. Ngayon dito sa descriptive natin kanina, tulad nga po sabi kanina, yung study unit po ba natin individual? Is it the population as a whole?
or yung individual doon sa loob ng population. Ngayon, kung ang population po ang ini-study natin as a whole, that is ecological. And kapag individual naman po, or it's the person, estimation of the person, that is either case report series, cross-sectional prevalence, or prevalence studies. Ngayon nga naman po sa analytical, if we, meron po siyang presence of manipulation that the researcher intervene, kapag no naman po ang sagot, that is observational. Diyan po yung cross-sectional studies natin, cohort, and the case control studies. Naman, kung meron naman pong manipulation ng researcher, that is experimental. We have the RCT and the community trial. Okay, andito po tayo sa analytical. Sabi ko kanina, hypothesis testing. So, ang hallmark daw po ng analytical versus the descriptive is the comparison group. Ayun. We have two types according to the analytical. We have the observational and the experimental. First experimental natin, tinatawag daw po siyang trials. Ayan. Sa experimental, we have therapeutic or preventive. It's either ng gagamot or we prevent the occurrence of isang disease. Ngayon, dahil nga po ang experimental natin ay masyadong mahal, mahirap maghanap ng participants, kunwari mga vaccines po yan, or kaya mga drugs. And syempre, andyan na talaga yung thorny ethical issues. Ano, pag kumuha tayo, lalo na kung clinical trial, yan, level 3, pre-accredited ethics clearance, sobrang tagal po yan magpa-approve. Kaya po tayo ngayon nagkaroon ng observational. So observational, tinitake advantage natin yung mga tao na sila mismo yung gumagawa nung action na yun. So let the nature takes its course po. So kaya siya tinawag na natural experiment. Sabi nga natin kanina, sabi ni Ma'am Jinky, di naman natin pwedeng sabihin mag-smoke ka 10 times a day. So ito po yung tao mismo based occupation nila sa habits sa place and others sila mismo yung gumagawa nung study nung action na yun. So pag ang hallmark ng ating analytical and descriptive is the comparison group, ano po kaya ang hallmark naman ng experimental versus observational? So kung nakita niyo yung algorithm kanina, napakita na doon. Anyone po kaya kung maalala natin? Ano kaya yung hallmark ng experiment? Ano pinagkaiba ng experimental sa observational? You can chat po. And siguro hindi natin nakita kanina, no? Pero ang pinagkaiba po ng experimental at observational is the presence of manipulation or the intervention. So may intervention po si researcher. Ngayon, dumako na po tayo kay observational. I just want to ipakita po itong core elements ng relationship between disease exposure and observational. Usually sa observational, ang ini-study po natin is the disease status and the exposure status. It's either exposed or non-exposed. So observational analytical designs, we have three: the cohort study design, the case control study design, and the cross-sectional study design. Before po natin isa-isahin, magkaroon po tayo ng comparison of timeline nung tatlo. So we have the past, the present, and the future. Yeah. So kung yung in-study daw po natin is it is in the present time, ito daw po ay cross-sectional. Though may mga ibang books na nagsabi na pwede din siyang retro or future, but usually sa pag-current, tayo sa cross-sectional. Ngayon naman po, from present to future, so yung study population natin is at the present at fina-follow up natin sa future, that is prospective cohort study. Prospective to follow. At kung pabaliktad naman, from present to past, that is retrospective cohort study. At the same time, andyan din po si case control study design. Okay, we have to discuss po yung first
study design under observational. We have the cohort study. Pag sinabi po natin cohort, it is the group of people with common characteristics. Pwede ko pong sabihin cohort of MPH students from EpiDem class. And cohort of mga buntis sa isang particular hospital. Yan po. So, cohort came from the Latin word cohorts or meaning group of soldiers. We need to define the cohort study according to the objective, presence of manipulation, direction of inquiry, and the assessment of time point. So, ang objective po ng cohort study natin is to evaluate the relationship between the exposure and subsequent development of disease. So, lagi lang po natin tandaan dito, kaya po naka-block yung R doon. Actually, nung inaral ko po siya, ganito ko din siya tinandaan. Yung R doon, it's either risk factors or protective factors. Yun yung unang-unang study natin, not the disease per se. It is the risk factors. Or kaya is equal to the exposures. So, yung cohort, yung R doon is the risk factors or the exposures. Okay, presence of manipulation, kahit kung na-memorize natin yung algorithm kanina, kahit hindi natin ito i-memorize ng ganito, malalaman natin na ang observational ay no manipulation. It follows exposed and unexposed individuals over time. So, we have the exposed and unexposed, then if follow through natin kung nagkaroon ba sila ng disease. Mamaya, di-differentiate natin sa case control. The direction of inquiry investigates whether exposure precedes and predicts the disease occurrence. Ngayon, sa assessment time points naman po natin, sa cohort study, we have a baseline data collection followed by periodic assessment. So, example lang po, yung sa framing harm study, yung sa cardiovascular disease natin on the week 1. So doon, nagkaroon po sila ng different time assessment. So they followed through yung mga study population. Ito, I don't know kung what specific time frame. It's either after 1 year, after 2 years. So fina-follow natin sila. Ang ating cohort study sa ibang libro nakalagay po, it's either longitudinal study, follow-up study kasi nga fina-follow-up din po natin yung results ng ating risk factors kung nagkaroon ba ng disease o hindi and the incident study. Sa ibang libro din po nakalagay na cohort study is the only study design that measures the incidence rate. So it is the directly measures the incidence rate. So that is the cohort study. Let us take a look po dito sa ating table. The sampling population daw po sa ating cohort is the population without the disease. So, if we take this example daw po, no? So, kung population with the lung cancer, ngayon, ang kukunin daw po nating study population. So, sampling population, doon po tayo kukuha. And the study population is kukuha po tayo ng exposed and non-exposed group. So, dito po, ang example po natin is the cigarette smokers. So yung population po natin is population without the lung cancer. And yung ating exposed individuals is the population that is cigarette smokers. And the unexposed individuals is the cigarette non-smokers. So, ano pong kukunin natin after the data to be collected in the study? Ngayon, kukuha po tayo ng exposed individuals with the disease or with the lung cancer or the exposed individuals without the disease or without the lung cancer or the unexposed individuals with the lung cancer and the unexposed individual without the lung cancer. To further na maintindihan po natin, let's take a look po dito sa simpler diagram. So, sabi nga po kanina ni ma'am, the E is the exposure, the X natin, X variable. So, we have the exposed and non-exposed. So, we have the exposed positive and the unexposed. So, sundan natin sila along the time kung nagkaroon sila ng disease. So,
Along some time, sino sa exposed individual ang nagkaroon ng disease? Sino sa exposed individual ang hindi nagkaroon ng disease? At yung isang study population natin, sino sa unexposed individual ang nagkaroon ng disease at sino sa unexposed individual ang hindi nagkaroon ng disease? I hope that is clear po. So, ang ating exposed individual ay tinatawag din pong index group. Ang ating unexposed ay the comparison or the referent group. Ngayon, kung tatanungin ko po kayo, based dito sa example ko sa table, ano po kaya yung R or yung risk factor or the exposure in this example? Anyone po from the group? Sabi natin ang cohort, ini-study natin, it's either risk factor or the exposure or kung may protective factor man na nakalagay dyan. Dito sa table, ano po yung ating R or exposure? Yes, Sir John Mario. Cigarette smoking. Very good. That's cigarette smoking po. Gusto ko lang din pong i-emphasize na sa pagkuha ng exposed group natin, we need to really define kung sino talaga yung exposed natin. Ano. So, kunwari dito sa exposed individuals natin, ano ba yung magnitude ng cigarette smoking ng isang tao para mapabilang sa exposed group? Kunyari ako ba, minsan ko lang na-try mag-cigarette smoking. Am I kabilang sa exposed individual? So, nasa atin po yun. So, pwede yung exposed individual dito, meron siyang lifetime history na naka 100, at least 100 cigarettes na siya. Pwede natin siyang isama sa exposed individuals. Or kaya, naninigarilyo siya 2 packs per day. Pwede siyang kasali sa exposed individual. So we need to define yung ating sinasabi nga nilang case definition. Parang ganun po. Otherwise, mapupunta po siya sa unexposed individuals. So timing of cohort studies, though napakita ko na kanina, we have 2 types sa kay Ashen Gross, sabi niya 3. So sa iba naman, 2 lang. So yung 2 types natin, the prospective from the rootward prospective to look forward. Meron na yung exposure natin and we follow up kung anong nangyari doon or we follow up kung nagkaroon ba ng disease o hindi. That is prospective. Sa retrospective naman, to look back, meron na tayong exposure at the same time, nagkaroon na din ng outcome. So yung pangatlo natin from the other book is the ambidirectional. Sabi dito, look both ways. Meron siyang prospective part, meron din siyang retrospective part. Let's take an example for this. Ito po. Nung una nalito ako dito. So prospective, kunwari, noong 2012, merong bata. Ang example natin is the effect of lead exposure on intellectual function in adulthood. So may bata, let's say 10 years old, meron siyang lead exposure. Ngayon, we follow up na 20 years after kung nagkaroon ba ng intellectual function disability or kaya yung IQ or cognition behavior niya ay naapektuhan. So that is prospective. Ngayon, dahil nga mahirap din gawin ito at prone sa madaming factors, we tend to use the retrospective. So instead, we look back 20 years back. So 2012, syempre meron na yung outcome dito. Noong 1992, sino yung nagkaroon ng lead exposures, then we follow up hanggang 2012 kung sino yung nagkaroon ng disease. Ayan. So sa ambidirectional, example dito, if we are familiar with the Vietnamese War, yung nag-spray sila ng herbicide sa air, yung ating mga military people, personnel. Ayan. Pero dun sa herbicide, meron kasing chemical dool na ano, meron pong chemical dool na nakasama sa kalusugan. So, dito po, yung retrospective part niya is we analyze the mortality and yung cancer na occurred in dun sa mga first na naka-duty dool. And the prospective naman is we follow up through yung health status for how many years
to come. So, yun po. Pero usually, sa ibang libro, prospective and retrospective lang po yung pinapakita. For more example po, I got this from ano po, Elsevier or kaya sa Science Direct. So, mga real-time examples, real examples po from the journal publications. The post-traumatic stress disorder among Filipino boys subjected to non-therapeutic ritual or medical surgery, a retrospective cohort study and another cohort study. Let's take this example. A group of individuals are classified according to exposure to sunrise into exposed and not exposed. The two groups are similar in all aspects of age, sex, and social class. They are follow-up for 10-year period and test for BCC. Kung kayo po tatanungin ko, ano po kaya yung exposed, unexposed, and the outcome natin dito sa given example? Yeah. Anyone from the, pag wala pong ano sabi ni ma'am, eh, you can call your classmates kung nakikinig sila. Ayan. Dito sa sample natin, ano kaya yung exposed, unexposed, or yung outcome po natin dito sa example na to? A group of individuals are classified according to exposure to sun rays into exposed and non-exposed. The two groups are similar in all other aspects as age, sex, and social class. They are follow-up for 10-year period and test for basal cell carcinoma. Sorry, BCC is basal cell carcinoma. Anyone po? Pwede po kayong mag-chat if di po natin kayong open yung mic natin. Ano kaya yung risk factor dito? Ano yung disease? Sabi natin kanina, the exposure is equal to risk factor or the outcome is equal to the disease. Alam po natin, may yan, Ma'am Sir Dennis, sunray exposure. Ma'am Almira, sunrays. Sunrays. Ayan. How about the outcome po natin na gusto nating i-measure? Ayan, outcome. Ayan. Tama po tayo, no? So, yung tinetest po natin dito is the, kung sino yung sunrays positive. Sino ba yung mga ano, na-exposed sa sun rays and the unexposed. And the unexposed sa sun rays and yung outcome natin is sino ang hindi at nagkaroon ng basal cell carcinoma. Ayan. Thank you very much po sa mga sumagot. And madami pa po yan mamaya. Next po, we have to, ano lang po, this is a ang karagdagang kaalaman na lang din po, the summary of population, kung anong tawag sa mga population na pagkukuhanan natin. So we have the sampling population, we have the dynamic fixed and closed. Sa ibang libro, pinagsama na po yung fixed and closed. But sabi ni Ashen Gru, may konting difference lang daw po. And we have the exposed group, we have the special and general cohort. And the next post group is the internal, general, and comparison. So, isa-isahin lang po natin quickly. Sabi ko kanina sa population sampling natin, we have the open or dynamic. Sabi natin po pag open or dynamic, changeable characteristic. Dahil nga changeable, sorry, dahil nga changeable characteristic, usually we use the disease frequency kung kailan pwede nating i-measure yung person in years or person follow-up years nila. So we use the incidence rate. Dito sa open or dynamic, the participants can enter or leave anytime. So we have an example here, a cohort study of cancer incidence study among never married men who were 25 to 35 years old who resided in Tuguegarao City, Cagayan from 1985 to 2015. Ngayon kung tatanungin ko po kayo, since tapos na natin tong dynamic and fixed and dynamic population nung week 2, tatanungin ko po kayo, anong characteristics that the investigator need to monitor to ensure that enrolled participants in the study population is still eligible for the study? So dito po natin malalaman po no na
yung mga in-enroll natin for the study population, once na hindi na nila na-meet yung criteria na sinet natin, hindi na sila pwede or tatanggalin na natin sila sa study population natin. So, sa example number one po natin, anong kaya dito yung changeable characteristic na kapag nagbago, hindi na sila kabilang sa study population natin or sa population sampling po natin? Anyone from the group? Yan. Cohort study of cancer incidence study among never married man who were 25 to 35 years old who resided in Tuguegarao City, Cagayan from 1985 to 2015. Alin po dito sa... Ayan. Sabi po ni Ma'am Roslyn Santillan, status or residence and status. Age. Marital status? Ano po sagot ng iba? Yan. I think nakuha po natin lahat. So we have three. That is the marital status. So sabi kasi dito, never married man. Pero pag nagpakasal na siya, hindi na po siya kasali sa ating study population. Kung yun po yung sinet nating criteria for our study population. Ngayon yung age. Kapag naging 36 years old, na siya, tanggal na po siya sa study population. And the place of residence. Ngayon, yung kunwari talaga Tuguegarao City, lumipat na ng Santiago or ng Iguig from Peña Blanca, hindi na din po siya kasali. Yan. Gets po ba? Next po tayo. After the opener dynamic, we have the fix and close. Sa ibang libro, pinagsama po, pero sabi kay Asian Group, magkaiba. Ang pinagkaibahan lang po nila, both silang permanent characteristic, kaya nga lang sa fix, losses to follow up may occur. So sa close naman, no losses to occur. Bakit kaya? Si fix po kasi usually sila sa long observational period. The popular example po is yung World War II atomic bomb sa Nagasaki and Hiroshima kung saan in-study po natin yung relationship ng radiation exposure to the biological effects niya. So, ilang years pong in-study yan. So, we have the long observational period. Siyempre, dahil nga long observational period, ang tendency, may mga participants po tayong maalis na, nagma-migrate, or kaya may mga namatay na, ganyan po. So, that is fixed population study. So, close naman po, we have the short observational period, though, permanent nga yung kanilang characteristic, pero we have the short observational. Usually, example po, pag umattend tayo ng party, we have the food poisoning or kaya nagkaroon tayo ng gastroenteritis, hindi po sila agad nawawala sa study population kasi nga it's either na confined sila or we have their contacts at ilan lang po sila. Sabi ko nga po kanina, kung ang study population natin ay biglang may nawawala, ganyan. We use the, this is frequency of incidence rate. Yan. Next po tayo, we have the exposed population. So, sa study population kanina, we have the dynamic or the open, the fixed, and the closed. Ngayon naman, we have the exposed population. We have the special cohort and the general cohort. The special cohort po natin, assembled to study the health effects of rare exposures. So, example po dito is the occupational chemicals. Usually dito, andito po yung ano natin, mga factory workers. May mga, sa factories po, may mga chemicals na nakakapekto sa kalusugan natin. Okay, sa mga laboratories, may mga chemicals din po dyan na are prone to different diseases. Ngayon, unusual diets or lifestyles. Andyan po yung diyan na din papasok yung mga religions natin, no, na di kumakain ng pork meat. Andyan din po yung mga vegetarian. According to study, nabanggit ni Ma'am Jinky kanina, kung sino daw yung mga vegetarian or hindi kumakain ng mga meat, ay sila ang lower ang risk sa colorectal cancer. So, yun po yung naging one of the study po. So, andyan din yung no alcohol consumption, natural or man-made disasters, the different earthquakes, ganyan, and medical procedures. Kunyari, andyan sa cancer patients undergoing yung mga radiation therapies,
Ganyan po. So we have that special cohort. Sa general cohort naman po for common exposures, the use of oral contraceptives, the dietary factors, vitamins use, vices or the alcohol consumption, the cigarette smoking, and geographic locations, etc. Ngayon, kung tatanungin ko po kayo, ano kayang exposed population ang pinanggalingan ng kinuhanan natin population study sa Framingham study? Ayan. Sa Framingham study, na-discuss po natin siya in the week 1 during the overview ng public health. Anyone po? Based sa definition natin ng special and general, alin po kayang cohort study population si Framingham study? And dalawa lang pagpipilian natin. So we have 50% chance. Ayan, you can chat po yung sagot natin. So Framingham study, I think this is the study po yung cardiovascular diseases natin and other risk factors. Kung gumawa po tayo ng assignment natin nung week 1. Ang tanong ko na lang po, saan ginanap si Framingham? Actually, saan? So, clue po, saan siya ginanap? Anyone po? Is it a special or general cohort? Sige po, ano, so I think kasi konti lang din yung naka-attend nung week 1 natin kasi nung week 2, diniscuss na siya kaya lang madaming hindi nakagawa ng assignment. So si Framingham study is sa Massachusetts po kasi siya ginawa. So that is under kung general cohort natin, that is geographic location. So that is general cohort po natin. That is Framingham, Massachusetts. Doon po siya kinanda. So nag-select po sila ng isang community sa Framingham, Massachusetts. Yes. Kung napapansin niyo po, I am correlating yung mga different topic natin nung week 1, week 2 para po ma-refresh tayo at hindi po natin makalimutan. And next po tayo. Saan exposed naman po we have 3 comparison group. Sabi po, the most ideal daw na pagkuhanan natin ng exposed is doon din sa exposed. Ano daw? So, ang pagkuhanan daw po natin, most ideal, that's what they call the counterfactual ideal. So, doon daw po tayo kukuha ng unexposed group natin kung saan exposed din sila. Pero dahil nga mahirap naman mag-identify ng comparison group na both exposed at the same time na unexposed, we have 3 comparisons group na pwede natin pagkuhanan. We have the internal, the general, and the comparison group. So, sa internal, composed of unexposed members of the same cohort. So, kung saan po tayo kumuha ng unexposed, kung saan po tayo kumuha ng exposed, doon po tayo kukuha din ng unexposed. So, we have the general population. So, kung ito daw pa ang gagamitin natin, ang basis natin ng comparison is the pre-existing data on disease occurrence and the death in population. Usually, ginagamit ang general population sa mga occupational studies. So, pero dito, meron po tayong disadvantage, yung sinasabi ni ng healthy worker effect. For example, sa isang factory, ibang factory workers, sa mga managers, sa mga cashiers, we have different compartments sa factories, right? Pero iba ang exposure ng isa't isa. Pero dahil nga sinabi natin factory workers as a group, nadadamay ngayon sa general population natin yung hindi talaga exposed. So yung mga healthy individual, nakikerry din natin sila. So parang ganun po siya. The comparison cohort naman is the another population in another cohort. So ano daw po ang ideal na pagkuhanan natin ng unexposed group? That is the counterfactual ideal. Pero dahil mahirap nga kunin yun, pinaka the best na kumuha sa internal, then si general din, then si comparison. So, summary lang po ulit.
So, sa sampling population, we have the dynamic peaks and lows. So, dynamic, that is the hindi permanent yung characteristic. Then, the fixed and close, permanent. But si fix, losses to follow-up may occur. And yung close, wala pang losses to follow-up. Next po, yung exposed natin, that is the special cohort and the general cohort. Pag rare exposure, that is special. Pag general, common exposure. And exposed, we have the internal, general, and comparison. Sabi ko kanina, we need to differentiate the, we need to differentiate the experimental and cohort. Kasi nga po, mahirap mag-experiment. So we tend to use, sabi kanina sa epidem approach, we use observational. And cohort is a observational study design. So we have the similarities and the difference. Ano nga ba muna ang similarities ng experimental and cohort? So comparisons of two exposure groups. This is the Venn diagram of the experimental and cohort study. We have the similarities. We compare two exposure groups. We follow up participants to monitor outcomes. Dahil nga po, chine-check natin kung ano yung magiging outcome ng risk factor na na-identify natin. And we monitor greater than one outcome. Select groups to achieve comparability, and we do the masking po. Ano po yung masking? That is what also the blinding na tinatawag po natin. That is either the patient or the investigator, hindi po nila alam kung sino nakakuha ng treatment. So the difference between the exposure and the cohort, so experimental, investigators allocate exposure and non-exposure groups. Si cohort, we study participants choose. Yung study participants mismo ang may say kung nanigarilyo ba siya o hindi. Pero sa experimental tayo ang nag-identify kung sino ang exposure and non-exposure group. Ngayon sa experimental, we use randomization. We randomize yung ating group. And sa cohort naman, investigators carefully select groups. Dito sa experimental, we use placebos and masking, pero kay cohort, masking lang. And of course, kay experimental, prospective only, tulad nga ng sabi ko kanina sa cohort, we have prospective, retrospective, and ambidirectional. And we have the strengths and weakness. So, sa cohort daw po, efficient siyang gamitin sa rare exposures. Good information and exposures, na doble. And can evaluate multiple effects of an exposure, efficient for disease with long induction and latent periods. This is usually true sa case control at the same time sa retrospective cohort studies. Can directly measure disease incidence. Sabi ko nga po kanina, the cohort epidem study is only the epidem study that directly measure yung ating incidence or risk association. Ngayon, we have the clear temporal relationship. Pag sinabi po natin temporal relationship, alam po natin kung sino nauna, si exposure ba, si outcome ba. Ayan. Then strongest causal effect relationship as seen in hierarchy na pinakita ko po kanina. Ang pinaka-disadvantage lang po talaga nito is expensive and time-consuming, lalo na sa, that is prospective. Kunwari, ngayon nagmamasteral tayo at pinili natin ang thesis natin later na prospective cohort. So, after 10 years pa yung napili nating ano. So, 10 years tayong gagraduate. After 10 years pa tayong gagraduate. Ganun. So, time consuming, mahal din siya kasi we have different logistics, admin, and other paano yung time natin. Inefficient for rare diseases. More vulnerables, inefficient for rare diseases. Kunwari, rare na nga yung disease. Ngayon, kukunin mo pa, sa rare, yung disease na yun, ang dami yung pwede maging risk factors kasi. So, kung gagamitin natin yung cohort sa rare disease, hindi natin mamimake sure na itong risk factor na to is mag-undergo siya dun sa rare disease na yun. Kasi nga, that is rare. So, sa isang risk factor, ang dami niyang pwedeng puntahan. Hindi natin mamake sure kung talagang
mame-measure natin yung rare disease na yun. So, we usually use yung case control naman sa rare disease. More vulnerable to bias, require large sample size, and losses to follow-up may diminish. Okay, that is the cohort study design po natin. Pag may question, later na lang po. Ayan, sige po. Case control naman po tayo for the second study design under observational. So, case control study natin, we have the case and the control. Pag sinabi lang po natin case, that is the population with the disease and control without the disease. Kanina kung yung cohort po natin, we use the risk factors, the exposures as a baseline data natin. Dito naman sa case control natin, ang baseline data natin is the disease itself. So, risk factors sa cohort, disease sa case control. So, we define the case control according to the objective, to the presence of manipulation, the direction of inquiry, and the assessment time points. Ngayon, sabi ko kanina, objective, i-compare po natin yung exposure history ng ating individuals with or without the outcome. Ngayon, presence of manipulation, dahil observational ito, none. Direction of inquiry, we assess whether exposures differ between cases and controls. Assessment time points, retrospective po siya. We take this table again as an example, ano? So, yung sampling population natin sa cohort kanina, population without the disease, dito sa case control, kaya case and control. So, we have two sampling population. The population with the disease and the population without the disease. Ano naman yung samples to be selected at the start? Same lang. Population without the disease, that is the cases, and population without the disease. Again, ang example natin dito, lung cancer and cigarette smoking. So, after some time, ang the data to be collect natin, yung exposed individuals natin, sorry, yung may sakit na na-expose, yung may sakit na hindi na-expose, yung walang sakit na na-expose, and yung walang sakit na hindi na-expose. So, we take this simpler diagram. So, we have the D plus as case and the D negative as control. After some time, dahil retrospective, pabalik po tayo, we tend to measure kung sino yung disease with the exposure and the disease without the exposure and without the disease, with the exposure and disease without the exposure. For example po, para mas maintindihan natin, patients admitted for uterine prolapse were age and social class matched with fellow patients without prolapse and surveyed as to chronic constipation history to assess the possible association of chronic constipation and uterine prolapse. Ayan. Ano po yung case natin, ano yung control natin, and ano yung risk factor natin? Anyone po? You can chat po ulit. So, dito sa case control natin, ano po yung case natin, ano yung control natin, and what is the exposure or the risk factor? You can chat po your answer or ma'am, magtawag po ba ako? Sabi po natin, yung case natin is the study population with the disease. The control is the study population without the disease. And yung risk factor natin dyan or the exposure. Ulitin ko po yung case. Patients admitted for uterine prolapse were age and social class matched with fellow patients without prolapse and surveyed as to chronic constipation history to assess the possible association of chronic constipation and uterine prolapse. So, nasa passage lang din po yung mga sagot. We just need to identify kung ano yung case natin, ano yung control natin, and ano yung risk factor natin. Ayan. The case is the uterine prolapse. Sige, thank you po, Ma'am Almira, Ma'am Namelin. Ayan. Okay po. How about the risk factor? Ano po kaya yung risk factor na gusto nating makita or i-study natin? Sabi ni Ma'am Santillan, the constipation. Ma'am Almira, chronic constipation. Okay. Thank you po sa lahat ng sumagot.
Tama po tayo, ano. So yung case natin is kung sino yung nag-positive sa uterine prolapse. Then yung control natin is sino yung hindi. Kasi sabi niya, social class match without prolapse. And yung ating risk factor is the chronic constipation. Another study po, this is a real-time example. I mean, real example published in a journal. The risk of heavy bleeding the risk of heavy menstrual bleeding following COVID-19 vaccination. So, yung binasa ko po to, ang context is may mga individuals daw na nagkakaroon ng heavy menstrual bleeding upon yung mga nakakuha ng first dose ng kanilang COVID-19 vaccination. So, ulit, ano po kaya yung case natin dito, the control and the risk factor? Thank you po sa lahat ng sumagot for the first example. How about the second example po? So dito natin makita na hindi porket sinabi kong case kanina is the disease positive, hindi lang disease. So let's consider po yung sinabi ni Ma'am Jinky kanina na other 6 Ds. Yung death, discomfort, disability, dissatisfaction, and destitution. So the case, sabi ni Ma'am Lynn, is the heavy menstrual bleeding. The control is the bleeding also, and the risk factor is the... Ano pong risk factor natin dito? Yan. Yan. Thank you po, Snow. So, tama po tayong lahat. So, binabasa ko po to, sabi dito, doon hindi po nakalagay dyan yung non-pregnant, doon sa buong passage po kasi, non-pregnant 15 to 50 years old women who had a hospital discharge diagnosis of heavy menstrual bleeding. So, heavy menstrual bleeding yung ating case. Yung control, of course, the same profile without the vaccine. Yung nagkakaroon ng heavy menstrual bleeding without the vaccine. Hindi sila na-vaccinan. And the risk factor is the COVID-19 vaccination of the first dose. And I hope clear po yun. And salamat po sa lahat ng sumagot. So when it is desirable to use this method, I got this table from Ashen Group. So ito po yung mga situations kung kailan magandang gamitin yung case control study natin. So, exposure data is difficult or expensive to obtain. For example daw po, sa isang factory, we have an exposure on dichloro, diphenyl trichloroethane. And ito ay nag-conduct sila ng study. But they use cohort during this study. And nakita nila na may 100,000 exposure data risk of breast cancer. Kaya lang, ang problema ngayon, they need to test yung 100,000 na yun. E kapag nagpa-test tayo ngayon ng, sa mga laboratory test, magkano isa? So, times 100,000. That is too expensive. So, sabi dito, kung ang exposure data ay masyadong mahal at mahirap kunin, we tend to use the case control study. And the disease is rare. Sabi ko nga kanina, no? Alam natin na ang breast cancer is very common, but ang esophagus cancer daw ay mahirap siya or the disease is rare kasi in every 100,000 population, 4 cases lang daw po in every year ang nagkakaroon. So, we tend to use the case control kasi konti lang yung disease. The disease has long induction and latent period. Example na lang po natin yung mga cancers with solid tumors. So, it takes 10 years para magkaroon kasi ng mga solid tumors yung ibang cancer. So, pag masyadong mahaba yung long induction and latent period natin, kunwari na lang yung World War II na sinabi ko din kanina, they use case control din po. Little is known about the disease. Example po nito na banggit ni Ma'am Karima last time, yung ating AIDS. In overtime, nag-iiba-iba yung case definition ng AIDS. Depende din sa research na nagagawa. So, we use case control daw po kapag kukunti lang yung alam natin about the AIDS. Pero ngayon, ang AIDS is widely known na. Pero dati, hindi pa. So, we use the case control.
underlying population is dynamic. In applications daw po, we use the case control studies for the evaluation of vaccine effectiveness, evaluation ng mga prevention programs, and investigation of an outbreak of disease. Strengths natin, efficiency sa rare diseases. Pag sinabi kong rare diseases, that is case control. Pero pag rare exposure, that is cohort studies. Ngayon, efficient siya sa mga long induction latent periods, evaluate multiple exposures, and they only use smaller sample size. Ngayon po, sa weakness natin, parang kabaligtaran na lang din ng cohort kanina, hindi po siya maganda gamitin kapag rare yung exposures, difficult to infer temporal relationship. Ito pong number five, nagkakaroon tayo ng mahirap makakuha because of the recall period. Kaya tinanong ka, kailan, ako may sakit ngayon, kailan ka huling nilagnat? Eh, kung ang study period mo is 5 years, mahirap mag-recall kung kailan talaga yung exposure recall period natin. So, incident rates and attributable risk cannot be computed. Next natin is the cross-sectional study design. So, meron din po sa descriptive ito, the cross-sectional study design. Doon, sipin na lang po natin, we just tend to see kung ano yung frequency, magnitude ng isa. Pero dito po, we compare, or we have a comparison group sa cross-sectional study design. So, sabi nga ni Ma'am Jinky kanina, they are both the snapshot of population. We define the cross-sectional study based on the objective, presence of manipulation, direction of inquiry, and the assessment time points. Ngayon, sa objective naman po, to assess the association between exposure and outcome prevalence, presence that observational no ulit, and assess exposure and outcome simultaneously. So, yun po yung pagkaiba naman sa case control and the cohort. Both nating minimeasure ang exposure or the risk factor and the disease at the same time. Direction, we examine it in a single point in time. And we also collect yung data in a specific time point. Let's take, for example, this table po. So sampling population, population with both disease and exposure status unknown at the start of the study. Din alam ko sino yung may sakit, ay di natin alam kung may lung cancer, di din natin alam kung cigarette smoker. And ang kukunin natin ay ilan ang exposed individual na may lung cancer, ilan yung cigarette smoker na walang lung cancer, sino ang hindi na ninigarilyo na may lung cancer, at sino ang hindi na ninigarilyo na walang lung cancer. So, for the simpler diagram, we both test the exposure and the disease at the same time. And po. So exposure with the disease, exposure without the disease, exposure without the disease, and exposed without the disease. So all happening at the same time. For example po. Ay, sorry. So let's take this example po ulit. Assessment of pharyngeal airway space with MRI in oral submucous. Submucous fibrosis, a cross-sectional observational study. So dito hindi po kasi nabanggit sa ano no sa title ko ano po yung exposure. Pero kapag binanggit po ay pag binasa natin yung passage online, dito po ang kanyang disease is the oral submucous fibrosis. Pero ang tinetest niya pong risk factor is the slip up niya. So both at the same time po nilang tinetest. So meron pong sleep apnea at saka may OSMF, but may positive sleep apnea, walang OSMF, and the likes. Ayan. Another example po, 500 patients were classified according to their BMI and simultaneously according to having knee osteoarthritis. So, kung kayo po tatanungin, ano po yung ating exposure and outcome na tinetest at the same time? Can you guess po? Ayan. Dito po sa 500 patients were classified according to their BMI and simultaneously according to having knee
osteoarthritis. So, sinong outcome dito at sino ang exposure or the risk factor? Ma'am Lynn, obesity, positive. Ayan, thank you, ma'am. Ano po sagot ng iba? Ano yung simultaneous po na sinasagutan natin dito? Or tinetest natin? Based on the example given in this scenario. Yan, yan, knee osteoarthritis. That is the, ang knee osteoarthritis po natin, that is the outcome. About po yung risk factor natin. Or yung ating exposure. And that is obesity of BMI. Yes po. Ayan. Thank you very much po sa sumagot. Tama po tayong lahat. The strength, less time consuming, and less costly. They often serve as starting point in prospective for screening, starting point ng cohort studies for screening out already existing conditions, and design allows the measurement of risk, although estimate lang siya. So it does not enable direct estimation sa risk, ang weakness naman niya, and prone to biases. Pero dahil nga simultaneous po nating tinitest yung outcome and exposure, hindi natin ngayon malaman kung ano yung ma-establish yung temporal sequence ng exposure factor and disease. So measure of association. I know this is a report po nung group for ano, pero pasadahan ko lang po. Just a quick overview lang. So sa cohort study, sa case control, and the cross-sectional, meron po tayong different on how to measure yung association. Sa cohort study is the risk ratio. So paano ko po siya matandaan? Kung ikaw yung tamad mag-analyze ng concept, and we do the memorization. Paano mo siya isulat? The cohort. Double R. So, the risk ratio, cohort, double R. And the case control is the odds ratio. Sa odds ratio naman, we sulat natin siyang case contour. Contour. So, OR for the case contour. Of course, ang cross-sectional natin, that is the prevalence ratio. Again, sa cohort po natin, risk ratio, case control, the odds ratio, and the cross-sectional is the prevalence ratio. Di ko po sinasabi na ito lang. Later, malalaman nyo na may iba din po. So, this is the comparison ng tatlo. Ano? So, ano lang, summary lang ng lahat ng sinabi kanina. So, nakita natin dito relative risk, attributable risk, yan si cohort, si case control, si odds ratio, and si prevalence ratio. Si odds ratio din po pwede kay cross-sectional. Other studies may chi-square, ganun pa, but later on na po yun. Okay, natapos na po natin ang observational studies. Next is the experimental analytic design. So we have the randomized controlled trial and the community trial. So main characteristics ng isang experiment, we use the pre and post. I don't know kung karamihan dito ay experimental ng undergrad nila, pero kami kasi undergrad namin is more on experimental, konti pa lang yung ano sa amin nun. So, qualitative. So, hindi ko na po masyadong indi-deep. So, meron po tayong random selection, may control group, may pre and post measurement. So, dito po, nakakaroon tayo ng randomization. Usually, ginagawa daw po natin siya, we are flipping a coin, random number table, or computerized random number generator. Bakit kailangan natin ng pre and post treatment measurements? Kasi po, change is often used as an indicator of effectiveness. Paano nga natin malalaman kung effective po yung nilagay natin kung wala tayong baseline data? So, yun po. So, why is control needed? Para malaman daw po natin kung meron o wala man tayong nilagay, may change. Whether or not change occurs even in the absence of the treatment or intervention. Usually, sa experiment natin, we have the positive and negative control, ganyan. So, depende po sa study na ginagawa natin.
I just want also to share yung sa clinical trials natin. We have different phases. Di ko alam kung may mga students po dito na ano siya? Kabilang kasi may kaklase po ako nun na as organization sila ng research on vaccines. Tatanong po sila kung anong phase na. So makita natin we have different phases. Phase 1, 2, 3, and 4. The phase 1, we have 20 to 100. Phase 2, 100 to 500. Phase 3, 1,000 to 5,000. Phase 4, post-marketing surveillance. So, hindi pala porket yung vaccine na sa market na tapos na, no? Nasa phase 4 pala sila. So, I just want to share yung readings na, I just want to share yung nabasa ko po na yung rotavirus nung 1998 daw, in less than a year, though nasa phase 4 na siya, nasa market na, in less than a year, pinull out nila ulit sa market. Bakit? Through epidem studies, nakita nila na ang mga na-vaccinan that time, nagkaroon ng higher risk in intussusception or yung nagkakaroon ng intestinal blockage. So lahat po ng RotaShield, yung vaccine na yun is RotaShield, is pinull out sa market. So post-marketing surveillance of drug to determine or vaccine to determine the long-term safety and the assess effectiveness. So we have first the randomized controlled trial. We have the objective, the presence of manipulation, direction of inquiry, and assessment of time points. So to assess the causal effect of intervention on health outcomes. Of course, dahil experimental po ito, presence of manipulation, that is, yes. Ayan. Ang example po ng mga randomized control type, randomized kasi we assign them randomly, ayan, using flipping a coin or kaya randomized table natin, and control because we have the control group, and trial because this is an experiment. So, ginagamit natin ang RCT sa mga new drugs, sa mga vaccines, it's either preventive or therapeutic vaccines. Andiyan din po yung mga SPF sunscreens po natin. So, we use the RCT. Next po is the community trial. Pinagkaiba niya lang po dun sa RCT. Community trial, we assess the programs naman or interventions in community. Of course, the presence of manipulation, yes, because this is an experimental direction of inquiry, assess whether communication interventions affect in health populations. For example po ng community trial natin, kunwari, si Atulayan, ano ba? Kunyari si Atulayan Sur, binigyan natin ng fluoride yung kanilang community water supply to prevent dental decay. Then si Atulayan Norte ay wala. So we compare kung effective ba yung prevention program na binigay natin. Or kaya kung yung vector control programs or mga feeding programs sa community mismo. So that is community trial. Okay, I think that is all about the observational and experimental natin, ano? So, we have the observational leading to po, that is cross-sectional, cohort, case control. So, cross-sectional, the exposure and the outcome, we measure them simultaneously. Sa cohort naman, ang minimeasure natin is kung nag-progress siya sa disease. So, ang baseline data natin is the risk factor. And the case control, ang baseline natin is si disease naman at imimeasure natin yung mga risk factors. And we have the RCT and the community trial. Okay, tapos na po natin ang learning objective number 2. Punta po tayo sa learning objective number 3. So this time, given a study description, identify the specific type of epidem study. I think kinuha ko to sa SAQ po natin. At kung baka ipa-assignment ni ma'am yun ay masasagutan na natin. Okay, kayo po ang sumagot nito. So, a study that randomly assigned participants to receive either a new drug or a placebo to assess its efficacy and safety is an experimental study. Ano po kaya ang epidem study na gagamitin natin? Kung ganito ang given study design. Can we chat it in the chat box po? First, is it observational kaya or experimental? Do experimental na yung sinasabi. Experimental study. So, kung experimental study, we have two types. There are
randomized control trial and the community trial. So, ano po ang sagot? RCT? Ayan. Ano po sagot ng iba? Ayan. That is RCT. Tama po tayo. Next. A study that selects individuals exposed to a suspected risk factor and follows them over time to compare their disease incidence with a non-exposed group. Ano po kaya? Kung yung algorithm po natin, susundin natin kanina, does it test a hypothesis? Meron po ba siyang hypothesis, meron po ba siyang comparison group? If yes, that is experimental. If no, that is observational. Observational. Sorry, may comparison group pala yung dalawa. That it tests and ayan. Sabi dito, study that selects individuals exposed to a suspected risk factor and follows them over time to compare their disease incidence with a non-exposed group. Ano pong sagot natin? First, identify po natin kung experimental ba siya or observational. Is that experimental or observational? Nag-select tayo ng individual exposed to a risk factor and follows them over time to compare their disease. That is observational. Pero dun sa tatlong observational natin, ano kaya? Cross-sectional, cohort, case control. Tama, observational po yan. Pero dun sa tatlong observational natin, ano po kaya siya? We have the case control. Ulitin ko, no? Case control, ang unang, ang baseline natin is the disease. We follow up through yung sa kanilang risk factor. Pero ang cohort natin, ang baseline natin is the cohort, yung R doon, risk factors. And yung cross-sectional is simultaneous. Sige po, sabi ni Sir Mario, case control daw po. Sabi ni Ma'am Namilin, cohort. Sabi ni Ma'am Zenny, cohort. Sabi ni Ma'am Charisma, cohort. Cohort? Okay. Po. Tamang sagot is cohort. Bakit po cohort? Anyone po kung sinong gustong magsabi, bakit cohort? Bakit hindi siya case control? May gusto po bang magtaas ng kamay? Is that an intelligent guess? Paano po tayo nakapag-come up ng cohort tayo? Yan, cohort po siya. Kasi we select individuals na ang baseline natin is risk factor on. Hindi pa natin alam kung ano yung disease niya. So, ito yung risk factor natin. We follow up kung ano pala yung disease niya. Unless nagsabi na ako dyan ng disease at yung individuals natin ay we select them according to their disease. That is cohort. Next po. A study that identifies cases with a rare disease and selects controls without the disease to retrospectively assess their exposure history. Ano pong sagot natin? Ang tanong ko, is that experimental or observational muna? Observational. So, dun sa tatlong observational, anun po doon? Is it a cross-sectional case report or cohort? Yes, observational. Okay. Observational, that is case report. And parang meron na nga dito, controls, cases, so rare disease. So, ang dami na, retrospectively. Yan, that is case. Okay. That is case control po. More exercises. Sabihin po natin kung anong epidemic design ang gagamitin natin given this scenario. So,
Subjects were persons with laboratory confirmed trichinosis and one healthy friend of each. All subjects were asked about their consumption of pork and meat products. Ano po kaya? Sabi ni Sir Nixon, case control. Sabi ni Ma'am Melanie din po, case control. May ibang sagot po ba? Case control. Ano po sagot ng iba? Ano pong sagot ng iba? Pareho po ba na case control? Lahat po ng pareho, pwede po ba tayong mag-heart? Case control po ba ang sagot ng iba? Yan, sabi ni Ma'am Charisma, yes daw po, case control. Sir Nixoy. Okay. Sir Nixon, pwede po bang sabihin bakit case control po yung sagot ninyo? Hello po, ma'am. So, Hello po, yes po. yes po, ang naging basis ko po kasi is since ang baseline natin for case control is the disease, so ang may disease po dyan is yung laboratory confirmed with trichinosis and yung control po natin is yung healthy individuals. Kaya po siya case control. Thank you. Thank you, sir. So, anong ano exposure natin na tinitignan? Or yung risk factor na tinitignan natin? Bakit nagkaroon ng trichinosis? Consumption po nila, ma'am, ng pork and meat products. And thank you po, sir. Thank you po, Sir Nixon. Yes po, that is, tama po si Sir Nixon, ano, that is case control. Another passage po. Subjects were children enrolled in a health maintenance organization. At 18 months of age, each child was randomly given one of two types of vaccines against Haemophilus influenzae. Parents were asked to record any side effects on a card and mail it back after 2 weeks. Ano po sagot natin? First, is it observational or experimental first? Ngayon, kung observational siya, alin dun sa tatlo? Kung experimental siya, alin dun sa dalawa? Yes, that is experimental. Alin po sa experimental, ano kaya natin? Okay. Okay, tama po tayo, ano? That is experimental under randomized controlled trial. Anyone po kung paano kayo nakapag-come up na ang sagot ninyo ay RCT? Mag-random pick na lang po ako dito. Ma'am Roslyn Santillan? Ma'am, bakit po RCT ang sagot ninyo? Hello, ma'am? Hello, ma'am. Good afternoon po. Good afternoon po. Yes po. Ma'am, bakit RCT ang sagot natin? Bakit RCT? Nakalagay dyan is nagbigyan sila ng randomly ng vaccine. Okay, we put them random, ano, doon pa lang sa word na randomly given. Kita na natin, we give, ano po, sa experimental. And, we select individuals. Kasi sa kung observational yan, hindi natin, tayo nang lalagay na exposed and unexposed. Pero dito, we tend to sino ang, ay sorry, kung observational yan, hindi po tayo ang nagsaselect ng exposed and unexposed kasi sila mismo. Pero kapag experimental tayo yung nagbibigay ng exposed and unexposed. And sabi ko kanina sa RCT,
Ang examples din po nito is the effectiveness of vaccines, drugs, and other products. And thank you, ma'am. Next po tayo. I think 4 lang po ito, no? A study evaluated the relationship between breast cancer and women's history of breastfeeding. The investigator selects women with breast cancer and an age-matched sample of women who live in the same neighborhoods as the women with breast cancer. Study subjects are interviewed to determine if they breastfed any of their children. So, saan yung makita yung association ng breast cancer and the breastfeeding? Ayan, history daw ng breastfeeding. Kapag nagpapa-breastfeed ba tayo, mas mataas kaya ang risk natin na magkaroon ng breast cancer? So, ano po ito? Observational experimental. Ano po ang sagot natin? That is observational. Kung observational, ano pong sagot? Kaya? Is it cohort, case control, or cross-sectional? Okay. How about the rest po? Ano pong sagot natin? Don't worry. No, first time kong pasa yan, mali agad yung sagot ko. Kasi di ko tinignan kung ano yung ano, study group ko. Basta na nabasa ko lang yung first sentence. Akala ko yun na. Pero nung nire-read ko yung second sentence, third sentence, dun ako nag-iba ng sagot. So, let's check kung ano yung study group natin. Ano pong sagot? Ma'am Monique, can you share po paano kayo nakapag-come up ng inyong sagot? Ma'am, for me po, yung study po kasi about relationship siya between the breast cancer and woman's history of breastfeeding. So, pag makikita po natin yung relevant ng dalawa po. So, parang more on pinipili lang natin yung we select women po kasi ng with breast cancer. So, parang controlled po yung study kasi selected po yung mga participants. Opo. Yun lang. Ma'am, ma'am, bakit bakit hindi din cohort? Why case control, ma'am? Yes, tama ka, ma'am, na that is observational. Ano. Pero bakit kaya case control? Sorry, parang nabanggit mo alam, ma'am. Sorry, sorry, ma'am. Yes, case control po yung tamang sagot. Kasi ang study population natin dito is selects women with breast cancer. So, hindi niya sinabing selects women who are breastfeeding. So, yung breast cancer mismo, yung mismong disease. So, our case here is the breast cancer, women with breast cancer. And ang control natin is women who live in the same neighborhood na walang breast cancer. Tapos yung ating exposure is yung breastfeeding or yung risk factor natin. Okay, the last passage na I think na-prepare ko. Na study examination the relationship between exposure to chest irradiation and subsequent risk of breast cancer that was begun in 2005. In this study, women who received radiation therapy for postpartum mastitis in the 1940s were compared to women who received a non-radiation therapy for postpartum mastitis in the 1940s. The women were followed for 50 to 60 years to determine the incidence rate of breast cancer in each group. Is it observational or experimental? So doon natin malaman yung relationship
ng breast cancer sa exposure natin sa radiation. Sir Nixon, observational. Sabi niya, the women were followed for 50 to 6 years to determine the incidence rate of breast cancer in each. Ano po ang sagot ng iba? Is it experimental or observational? Meron po ba tayong comparison group? Wait lang, balikan ko lang yung algorithm natin. Meron po kaya tayong comparison group? Course, analytical. Dito po tayo sa analytical. Pero meron po kayang presence of intervention. Ano po ang sagot ng iba? We study the examination relationship between the exposure daw sa chest radiation sa risk ng breast cancer in 2005. In this study, women who received radiation therapy in 1940 were compared to women who received a non-radiation therapy. The women were followed for 50 to 60 years to determine the incidence rate of breast cancer in each group. Ano po ang sagot ng iba? So this is our last scenario po. Tanong ko lang po, is it observational or experimental first? Naku, baka ganito yun. Ma'am Jinky, hindi naman ganito yung mga exam namin sa midterm, no? Ganyan na ganyan, ma'am. So, mag-identify kami, ma'am. First, check po natin kung sino yung study population natin. So, that is observational. So, check po na observational, but we need to identify kung anong specifics observational. Tignan po natin kung yung study population ba natin ay ang ini-study natin is the risk factor or the disease per se. Sabi dito, determine the incidence rate of breast cancer in each group. Determine. Aalamin pa lang natin yung incident rate ng breast cancer. Sabi ni Ma'am Melanie Joy, that is observational. Yes, ma'am. What type of observational study design? Nahihiya po ba sumagot sa amin? Okay lang po yan.
Sige, Sir Nixon. Baka it is very challenging. Ano. Sir Nixon, can you help us explain? Ba't kaya observation and retrospective cohort yung naging sagot natin? Hello po, ma'am. Good afternoon. Ma'am, Yes, po. kaya po siya observational kasi according kanina sa discussion mo, kailangan nating malaman if may manipulation or intervention. Since wala pong manipulation or intervention, it is classified as observation. So since in our observational may tatlo po tayong types, ang naging baseline po kasi natin dito sa last study natin is yung kanyang risk factor, which is yung subsequent risk of having the breast cancer. Ayan po. Ayan, nasabi ko po, kaya po siya cohort. And nasabi ko po siyang retrospective kasi we are going back. So, nag-start yung study in 2005 going back to 1940s po. Na-compare siya to 1940s or 50 to 60 years. Ayan po. Thank you, sir. Sir, i-correct lang natin, no? Yung naging baseline natin is not the risk of yung sa breast cancer mismo, yung sa chest irradiation. Kasi yung breast cancer mismo yung disease na gusto nating makita. So, dito pa lang po, no, dun sa the women followed for 50 to 60 years, alam na natin na may follow-up na nangyari. And determine the incidence rate of breast cancer. So, gusto nating malaman kung may breast cancer ba. So, wala pa yung breast cancer. So, meaning, fina-follow up natin yung breast cancer. So, hindi siya pwedeng maging case control kasi ang dinedetermine nga natin is yung incident rate ng breast cancer. So, we have the risk factors. We follow up through yung kanyang disease, which is kabaligtaran ng case control. Now, we have the disease and we follow up inaalam natin kung ano yung mga risk factors. So, dito, sabi pa lang, determine the incident rate ng breast cancer. Ayan. So, retrospective cohort po siya under observational design. I hope that is clear po. Mahaba lang yung passage, pero minsan keyword lang po din yung tinitignan natin to identify kung ano yung study design natin. Next po, ay meron pa pala, sorry. So, kinonect ko na lang siya sa mga previous discussion natin. James Lind's Curvy Research. Ano kaya yung study design ito? Sabihin nyo lang po kung observational or experimental. Para lang po maalala natin yung naging assignment natin noon. James Lind's Curvy Research. So, at ito atin yung sa association ng ma'am. Ito yung sa exposure sa Sunrise ba, Ma'am Jinky, if I'm not mistaken. Sa James Lind's Scurvy Research. So, yung mga hindi daw nasisikatan ng araw, that is experimental. Opo. That is experimental. So, gusto ko lang kung ipakita to para mabalikan natin yung week 1 natin. Streptomycin TB study. Is it observational or experimental? Streptomycin TB study. Pasensya na po sa mga wala sa week 1. Ano? Streptomycin TB study. That is ayan, experimental po. Tama po tayo. Actually, very ano siya doon, randomized controlled trial. First study of Dole and Hill study of smoking and lung cancer. Kasi may dalawang study siya. May naunang study na ginawa. Then, parang dinouble check ng second study. So, yung first study yung sinasabi natin dito. First study of Dole and Hill studies on smoking and lung cancer. That is observational study. Opo. Pero anong observational study? Is it case control, cohort, or cross-sectional? This is observational study, but this is cohort.
Ano po sagot ng iba? So I think sagutan natin, no? Case control po yung unang ginawa nila, Dole and Hill. Then they confirm it using the cohort on the second study. Framingham study. Paulit-ulit, Framingham study. Ano pong ginawa nila dito? This is experimental or observational. Study this on the risk factor sa cardiovascular diseases. Is it observational or experimental? That is observational. Opo. That is observational under cohort study. Pag rare exposures, lahat po ng sagot dito is observational, but what type of observational studies? Pag rare exposure daw po, anong gagamitin natin? Is it cohort, cross-sectional, or case control? Ma'am, ang case report po natin is under the descriptive. Yes, pwede din pong rare exposure if mag-isa niya lang na na-report. Opo. But dito po sa exercise natin, since we are dealing with analytical designs, what type of observational design po? Pag rare exposures, ano pong sagot ng iba? Case control, rare exposure, kung maalala niyo po yung weakness and strength kanina, lagi ako naglalagay versus, versus. Rare exposure, ganito, versus rare disease. So, ang rare exposure po natin, we are dealing with the exposure. So, we deal with the risk factors. Yung cohort natin, yung R dun sa cohort natin, that is the risk factors or the exposure. So, pag rare exposures po natin, that is cohort. Pag rare diseases, pag rare diseases po, that is case control. Kasi that doesn't make sense na ano po. Magandang meron na yung disease at alamin natin kung ano yung risk factors. Common diseases. Of course, kung rare disease yung isa, common disease. And cross-sectional. Pwede rin po. Common diseases, andyan po yung cohort, cross-sectional. Sorry, hindi ko lang po nalagay. No, next, long induction and latent period. Long induction, masyadong mahaba yung ano niya. Induction and latent period. Ano pong magandang gamitin? Lahat po ng sagot dyan is observational, but what type of observational evidence is kapag masyadong mahaba yung long, masyadong mahaba, sorry, we have long induction and latent period. Tapos sagot natin, cohort. What type of cohort po kaya? What type of cohort? Is it prospective, retrospective? Prospective? Wait lang, di ba? Prospective? Bakit po prospective? Bakit po magandang gamitin ang prospective cohort sa kapag may long induction and latent period?
Ang tamang sagot po dyan is the case control. Kasi sabi nga po natin kanina, pag masyadong mahaba, ang kasi nga we are bounded by the time frame. So, we are, lalo na, sabi ko kanina, pag nagmamasteral tayo, we are going to use prospective cohort and 10 years na nga, 10 years yung napili natin. 10 years pa tayo gagraduate. So, that is the one of the weakness of the cohort study natin. But what type of cohort yung weakness na yan? That is prospective. So, ang long induction and latent period po natin, desirable siya kapag sa case control kasi we have the case na mismo, we have the disease na mismo, nangyari na. Hindi na tayo mag-aantay na mangyayari pa yung disease. Ang alamin na lang natin is the risk factors. And retrospective cohort, kasi nga, nangyari na yung mismong outcome and the disease itself. So, magbabacktrack na lang tayo. Kasi pag gagamitin natin ang prospective to look forward, sa na masyadong matagal or long induction in latent, masyadong mahal, tapos expensive, laborious. So, one of the weakness po yun ng ating prospective cohort. So, it should be, gagamitin natin ng long, kapag masyadong mahaba or long induction in latent period ng isang disease, we either use the case control or the retrospective cohort. Tama po ba? I hope that is clear. And with that, these are my reference po, yung module ni Ma'am Jinky, the Ocean Crew. And of course, highlight ko na din po itong basic research method training namin sa DOS. And thank you very much. Any question po? Dito po si Ma'am Jinky na sasagot. Thank you very much po. Okay, thank you so much, Ma'am Jenny Rose. Let's give Ma'am Jenny Rose a virtual clap naman from everyone. Ma'am Jenny Rose, akala namin facilitator ka lang sa training of trainers namin sa basic research methods. Pero pwede mo na palang palitan sila Ma'am Jen tsaka si Ma'am Bri sa pagturo niyang modules on analytic study designs. So, hindi ko alam kung ilang libro ang binasa ni Ma'am Jen, pero I'm sure hindi lang si Ashen Gro ang ginamit niya kasi may nakita kong pictures from Leon Gordis kanina. So, nalimutan mong ilagay sa references mo. So, pwede na nilang gamitin yung PowerPoint mo, sila Ma'am Jen, tsaka si Ma'am Bri, ay Sir Bri, for the basic research method. So, sinasabi mo, ako yung gagawa ng PowerPoint. Ikaw pala ang gagawa ng PowerPoint. So, siguro everyone naman dito agrees na very clear, comprehensive, and detailed ang tinuro ni Ma'am Jen today. So, in few, I think umabot naman siya ng oras, in few hours, na squeeze niya lahat ng natutunan namin sa fellowship ng 2 weeks. Ano, not 2 weeks, 4 months yung lahat ng analytic study designs namin. So, yung cohort, 2 weeks yan, another 2 weeks for aming case control, another 2 weeks for cross-sectional, and maraming weeks for the experimental study. So, I think we won't have much time if I do add already yung aking addition sa presentation ni Ma'am Jen, although, sorry, excuse me. Although I will also add another feedback, intensify lang. Kailangan pa mag-intensify sa minersent ni Ma'am Jen. So, itinan lang natin kung ano talaga yung mga for the rest na important na makita ninyo kasi detailed yung tinuro ni Ma'am Jen. Although with all her examples na very clear na kung anong gagamitin yung analytic study types for different scenario na meron tayo. So, next meeting, we'll have the recap, of course, and then my feedback for Ma'am Jen's report on analytic study designs, similar to what I did with Sir Mark's report today. And then we will have, we will rationalize, exercise 3 is already posted.
So, hindi yan yung SAQ natin, ha? Iba siya. So, kanina, yung first part kasi dun sa presentation for the descriptive study designs, nasabi ko na yung may 3.1 na gagawin. May 3.2 yun, and then may 3.3 pa. So, very easy lang naman yun. You can do it very quickly. So, yun ang gagawin. I-rationalize natin next meeting. And then, we'll have already module 4 on reporting on measures of association. Actually, napahapyawan na siya kanina ni Ma'am Jen on the risk ratio, odds ratio, yung ating prevalence ratio, andun na siya. So, next meeting, magdala po tayo ng maraming scratch paper, may calculator, para naman hindi tayo nag-i-imagine lang ng kinocompute nito. Sino magre-report next meeting? Sila Ma'am Almira at ano? Ah, sila Ma'am Almira. So, kayang-kaya na yon. Ma'am Almira! Yes po. Ayan. Kung hindi tatapatan, hihigitan ang report ni Ma'am Jenny Rose. Kaya ba? Parang sobrang standard na kay Ma'am Jen, ma'am. So, Galing mo, kailangan ma'am. sa libro daw yung babasahin mo dito, Ma'am Almira. Okay, I know naman si Ma'am Almira ay may nagtuturo ng EPI, so kembot na niya ito. For the rest, may questions ba? It will take several tries sa mga scenarios natin until for sure si Ma'am Jen naman ay ilang beses niya din ano to tinahapyawan every day siguro habang nagpa-facilitate siya sa mga scenario before niya talaga truly na-grasp yung difference nitong cohort, case control, cross-sectional, and even yung descriptive studies. So, with your exercise, you can see naman later or sana ma-realize natin kung ano talaga yung differences nitong mga ito. Because this is just the start. We will be using these concepts pagdating sa ating ibang modules. So, itong study designs na to ang still ang basis ng next modules natin, which is on measures of association, even yung causality, and until the bias and confounding. So, meaning, sa midterm exam nyo, yun talaga ang core na kailangan matutunan. So, alamin nyo na ngayon so that easier na lang pagdating sa ibang modules nyo. Kung walang questions, pa-heart react naman. Hindi na tayo nagkaroon ng break kasi masyadong comprehensive yung ano ni ma'am. Hindi natin pwedeng bitawan. Hindi natin pwedeng bitawan ang kanyang report kanina. Okay, may I request everyone to open your cameras po? Ayan, buhay pa. Hindi tayo pwedeng matulog kanina kasi ang daming tanong ni ma'am Jen. The rest po. Okay, keep smiling po. Today with them. For the first scream, 1, 2, 3, smile. Ito po. For the second scream, 1, 2, 3, smile. Okay na po. Okay, for the newcomers natin, okay ba? Kaya pa? Kayanin. There are modules sa ating Google Classroom. So, you can read on dun sa mga yon kapag medyo nawawala tayo. And then, I've also, di ba?